Happy Thursday ka, good vibes. So welcome back to our channel. Ngayon na lang ulit nakapag-vlog kasi usually kami updated kami sa Facebook page natin. And then meron din silang Facebook page sila Arya Aquila. So Arya Aquila, yun yung kanilang Facebook page account. And ito nga pala, magre-ready tayo kasi today is September 14, 2023, which is today is Thursday, buwan ng wika ng mga bata dun sa school nila. So, pahabol na buwan ng wika. Di ba dapat ano pa yon last month, August? Kaya lang, ayan, medyo late kasi sila nag-start mag-face-to-face, kaya siguro ngayon lang nila ginawa yung buwan ng wika. So, meron silang costume at hindi ko na pinagkagastusan yung costume nila. And, i-share ko sa inyo kanisa suot ni Ate Arya today para sa kanilang buwan ng wika celebration. Ito yung suotin ni Ate Arya. Pinaline siya ko to kaya nakahanger and sinet up ko lang. Actually, ito yung kanyang damit, dress niya nung siya ay nag-communion, yung first communion niya. So, ito lang yung unang niyang suot, yung first communion, tapos today nga, ipapagamit ko sa kanya as costume niya. Kasi ano naman eh, ganito yung style niya, yung sa kamay. So, parang simple ano lang siya, plain na white. Ang gagawin ko na lang, lagyan na lang natin ito. Ito naman is galing kay Mama Lynn. Kasi nagbawas siya ng mga gamit din sa school niya, kaya sabi ko sa akin nila yung mga costume, kung meron siyang costume doon. So, ito. Isang set yan. Ito yung para sa ulo, and then ito yung sa parang skirt, and ito naman yung sa body. So, let's go. Ayusan na natin si Ate Arya. Nakaready na si Ate Arya. So, simple lang yung kanyang damit, pero okay lang. At least naka-costume siya. So, ayan ang ating Filipiniana Arya. Meron siyang dalang food. Ito yung hopiang munggo, tsaka hopiang ube. Ito yung assigned food sa kanya na dadalhin. So, alis na tayo. Malapit na kami sa school. Keep left and then turn left. Ayan yung kanyang bag na dadalhin. Hindi regular classroom today. Kasi meron silang activity. Ayan, sarap matulog. Nagising ako sa tawag ni Papa Al kasi pagkarating namin dito, pagkahatid kay Ate Arya, sabi ko kay Aquila, balik tulog kami ulit kasi nga masyadong maaga kami nagigising. Kaya nakatulog kami and si Papa Al naman nagkape lang, nag-oatmeal and then nag-banana. After that, nag-gym na siya until 9 a.m. And mga 9:10, tumawag sa akin si Papa Al kasi nag-order na siya sa Jollibee ng palabok. Kasi yun yung naka-assign food para kay Aquila, palabok. Kaya sabi ko, i-order na lang sa Jollibee na Aquila. Nagre-ready na siya. Ayan. Nakaligo na siya and nagbabrush teeth na siya ngayon and then bibihisan ko siya. And share ko muna sa inyo kung ano yung food and things na dadali ni Aquila ngayon sa buwan ng wika. Ito yung bag ni Aquila. Small bag lang sila kasi wala silang proper lesson. So, activity lang ng buwan ng wika. Meron ditong, pinapadala sila ng panyo na red na malaki. Buti na lang meron dito sa bahay. And then, yung diary niya, water, and then pencil case, at saka itong, nagpadala na lang ako ng disposable plate na 2 piraso, tsaka fork and spoon. Dito naman sa kabilang side, wet tissue, tsaka biskuit. Biskuit na lang pinabaon ko kina Ate Arya tsaka kay Aquila kasi maraming food dahil lahat ng student magdadala ng food na good for 5 person. Ito yung in-order namin sa Jollibee, yung palabok. Ayan. Medyo mainit pa talaga siya kaya medyo binuksan ko siya ng konti para makasingaw. And ito yung calamansi fork and spoon na galing din to sa Jollibee. Ito naman yung isang suot ni Aquila. Ayan. Galing dito kay Mama Lynn. Ito yung matagal na nakatago din sa school niya at binigay na lang niya sa akin. So ito, para siyang pang-igurot. And then skirt. Thank you.
Parang ang batang katutubo ay mabilis tumubo. Tulad ni Akila, tubo ng tubo. Akala, gusto mo maging batang katutubo para mabilis kang tumubo? Paalis na sila. Bilisan lang kami. Akila, come here. Harap ka. Up, dyan lang. Daren, oh, dun ka. Hindi, pipicturean ka ni Papa. Bye! Forget ko raw siyang picturean. Naka-black shoes na lang din siya. Same kay ate.